Patay ang angkas ng isang motorsiklo matapos makabanggaan ang isang pampasaherong bus sa Taytay, Rizal. May unang balita live si James Agustin. James. Susana, sa wingang isang ginang na angkas sa motorsiklo ng kanyang asawa matapos sila makabanggaan ang isang papasaherong bus kanina. Nangyari po ang aksidente sa bahaging ito ng Ortigas Avenue Extension na sakop ng Barangay Dolores dito sa Taytay, Rizal. Maliit pa yung anak ko. Nag-aaral pa yun. Kaya walang mo paano na yung pinabukasan ng anak ko. Kasi wala na yung misis ko na nag-guide sa pag-aaral nila. Hindi lubos sa kalain ni Feliciano na sa aksidente magtatapos ang buhay ng kanyang 47 anyos na misis na si Josabel Simbahon. Sakay ng motorsiklo ang dalawa na makabanggaan ng pampasaherong bus sa Ortigas Avenue Extension, Taytay, Rizal, bandang alas 4 ng umaga. Nagtamo naman ang sugat sa siko si Feliciano. Kwento niya katatapos lang nilang mamalengke at papasok na sa kanilang subdivision na mangyari ang aksidente. Pagkaliwa na kami dito, siyempre wala namang sakyan. Kumaliwa kami, dito umuberte sa kaliwang side yung bus. Kaya tumama kami sa katawan ng bus. Kaya yung misis ko, nalaglag ako, nakahawak ko sa motor. Kaya umikot yung motor namin. Nasa kusodiya na ng Taytay Municipal Police Station ang 54 anyos sa bus driver. Galing daw siyang garahe sa Binangonan at patungo sa terminal sa Antipolo. Aminado ang bus driver na nag-counterflow siya. Malayo po, nakabusina na ako eh. Kasi maluwag yung kalsada. Talagang dumirito, bumangga doon sa likod namin. Bakit nyo sir naisipan na mag-overtake? Kasi ang bagal na niya papunta rito. Bagal din kami dahil umaga eh. Maharap ang driver sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Sana po panagutan niya yung mali niya kasi sa kabila, maling side siya dumaan talaga eh. Sana magbigyan ng ustisya yung asawa ko kasi buhay ang nawala sa akin eh. Pasensya na lang. Kasi aksidente ba kaya, hindi naman natin nasaan yan. Nagdulot ng mabigat na trapiko sa Ortigas Avenue Extension ang aksidente. Samantala, Susan, pasado alas 6 sa umaga nang matanggal yung bangkay ng biktima dito sa gitna ng kalsada. Diyan po mismo nangyari yung aksidente pero hanggang sa mga oras na ito ay ramdam pa rin yung mabigat na trapiko dito sa bahaging ito ng Ortigas Avenue Extension. Yan ang unang balita mula rito sa Taytay, Rizal. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.